kaawaan mo, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking inikinala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Simana Santa po ngayon, tayo po'y magpapakasanto, magpapakasanta. Sa Ingles, Holy Week, tinatawag tayo maging banal. At sa wikang Pilipino, mga mahal na araw, sapagkat ipinapadama, ipinapakita ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ito'y makikita sa pag-aalay ng buhay ng kanyang bugtong na anak. Napakalaki na sakripisyo, dakilang paghahandog para sa atin upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan ay makabangon nawa at makapapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kong siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghaharian niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan. Lumikha ng lupa
at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa lahat ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan niyong mga masama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Ari namin, Jesucristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta, at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus, pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok at humahalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi mo ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maring umabot sa 300 denarya ang halagang yan. Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yun, kung hindi dahil siya'y magnanakaw." Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus,
Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panuhoy kasama ninyo mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon. Nabalita ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Bitanya, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanya muling binuhay, kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay din si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nanalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hayaan niyo pong isang maikling pagbibigay ng isang Semana Santang refleksyon batay sa ating mga pagbasa. Propeta Isaias, tungkol sa ating poong Jesus Nazareno, ito ang description natin para sa kanya mula kay Propeta Isaias. Ang Senyor, mahinahon at banayad kung siya'y magsalita at hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. Mabait po, inosente po, dalisay po ang Senyor. Hindi siya tao ng kaharasan, siya tao ng kapayapaan. Kahit na ba ang mga tao sa paligid niya ay mararahas, tatangkain siyang papatayin. Hindi niya susuklian ng kaharasan ang karahasan, ang biyolensya, ang biyolensyang ibibigay sa kanya. Imbis kapayapaan, pagkaamo, pagdarasal para sa kanya mga kaaway. Ang unang salita niya mula sa krus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan, klaro na po ang linya ng mga kukontra kay Jesus. Yung mga Pariseo, alam na natin, yung balangkas, yun ang kataga mula sa Biblia. Iniisip ko, conspiracy, pakana, pakikipagsabwatan, galing sa kasulatan ang balangkas, plano ipapatay kay, ipapatay si Jesus. Klaro na pa yun. Pero narinig natin, ipapapatay pa nila si Lazaro? Ha? Kung ikaw si Lazaro, namatay ka na nga, binuhay ka na nga. Oo. Ngayon, narinig mo na ipapapatay ka. Eh, si Jesus, siguro, ikwan, anak ng Diyos yan. Ha, isipin, ilagay mo yung Marie. Ha? Ito ha, si Lazaro, ipapapatay din. Tingnan mo kung gaano kasama ang kasamaan. At si Judas, na ipagkakanulo siya. Description ng ating Ebanghelyo, magnanakaw, mangungupit. Kaya nga, ang pagtatraidor sa pamamagitan ng 30 pilak, pera-pera lang. Ha? Yan po yung si Judas. Sana po, masakit po yung matraidor ka, mga kapatid. Tularan po natin itong barkada. Magkakapatid sila, dalawang babae at si Lazaro nga. Ah, ito. Isa Bitanya,
alam na ni Jesus na bilang na ang, sabi niya, yung mga pulubi, matagal niyo sila makakasama, pero ako, hindi na ako magtatagal. Alam na niya bilang na yung mga araw niya. At nadadama ito na mga malalapit sa kanya, hindi na magtatagal. Si Martha, masarap magluto. Alam niya yung paborito ni Jesus na pagkain. Sa kusina pa lang. Masarap yata yan ah. Ah, Martha, oo naman. Ah, dadaanin ka sa tiyan mo. Ah? Yun ang pamamaraan niyang paligayahin si Jesus. Ang pagmamahal niya kay Jesus, yung masasarap na pagkain. Diba? Kahit tayo, no? Kahinaan natin yung masarap na pagkain. Si Lazaro na muling binuhay, matalik na kaibigan, kausap niya, nagkwekwentuhan sila, nakikinig si Lazaro. Ngunit, ito ang tularan sa magkakapatid, si Maria ng Betania, ang pinakamahal na pabango. Sinabi dito ay 1 libra ng dalisay na nardo. Alam niyo ba yung pabango? Ha? Pabango. Ang katagang malalim na Tagalog ay humahalimuyak. Bira natin marinig yan sa pang-araw-araw na buhay. Humahalimuyak. Wala naman kasi tayo na aamoy na mabango. Oh, maganda sa amoy, di ba? Humahalimuyak. Pinunas, binuhusan niya yung paa ni Jesus at tinuyo na kanyang mahabang itim na buhok. Ngayon, alam mo na kung gaano ang kagandahan ni Maria, ha? Kayong mga babae, may mahabang itim na buhok. Yan ang pampunas niya kay Jesus. Yan ang pagmamahal. Si Jesus nga eh, yung mga apostol niya, ano ang panghugas niya? Tubig. Ano ang pantuyo niya? Tuwalya. Hindi ko naman sinasabing masigit si Maria ng Betania. Pero, sabi, ganito ko kayo kamahal. Pero itong babaeng ito, imbis na tubig, pabangong, napaka, kaya nga sabi ni Judas, napakamahal niyan. Alam niya yung presyo. At ang pantuyo, hindi tuwalya, kung hindi, mismong buhok niya. Sana ganyan po ang ating pagmamahal. Masinop, maasikaso, iniistima, ibinibigay ang pinakamahal. Kung magre-regalo ko sa'yo, hindi lang yung, alam mo na, yung palagi ang panregalong pangkaarawan. Alam mo naman kung ano yung pagmamahal. Alam nila na bilang na mga araw. Kaya muli, yung mga kontrabida, napakasama nila, napakaitim nila, napakadilim nila. Ngunit yung mga mabubuti, ano ba ang description ng kabutihan? Para kay Jesus, ipadama mo ang matalik na pakikipagkaibigan. Ipadama mo ang tunay na pagmamahal. Tama na po ang refleksyon pang Semana Santa, ha? Sige po. Sa tulong ni Maria, Mater Dolorosa, at ni San Jose na meron din siyang sariling mga hapis, nawa po pagnilayan natin ang kahalagahan ng importansya ng Semana Santa para sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba
para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tugon po natin, mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo'y naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay. Lagi kaming paginhawain ng kanyang kabutihang loob at lakas. Amen. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa'yo Ama aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong lamis. Di masukat ang galak mo, pagkat aking iniibig. Sa'yo ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. At pangunahan mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o
Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gamin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, kasama na si Donnie Salvador. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Mater Dolorosa, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungin mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sadyang may kapwa ang sarili dapat hainan ng pagsisilbi at mamanghang ligaya'y dadalisay pagsakapwa buhay mo ay na alay bawat galing gamitin sa paglingap laging damhin kung may naghihirap at tandaan kaniyang pagmamahalan unang-unang atas ng kabanalan. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha di kaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay bawat galing gamitin sa paglingap naging damhin kung may naghihirap at tandaan ganiyang pagmamahalan unang-unang atas ng kabanalan bawat galing gamitin sa paglingap naging damhin kung may naghihirap at tandaan ganiyang pagmamahalan unang-unang atas ng kabanalan
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mamisteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala ng mga pangal sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.